Hindi rin pahuli sa pagsasagot si Reynaning number 3, Radora Dinoza. Kaya naman, pasok na po kayo dito. Bilis na mga pangyayari, pare. Oo. Parang kagigising ko lang, nandito. Eh, nasa Reynanay number 3 na tayo. Oo, oh, ayan na si Angelica Panganiba. Oo, oh, musta na? Ay, mabuting mabuti. Para yung beach mo. Ah, yes. Oh, siya ngayon sa Subic eh. Sini. Oo nga. In love siya. Pero ito si nanay eh, parang regalo. Diba? Parang regalo. At ito na yung tatanggap ng regalo. Okay. Papasukin natin ng bisita. May idea ka ba? Reynanay Adora. Yan ay si Ella Dinoza, ang kanyang bunsong anak. Ramdam ko, anak. Ikaw ang tanan eh. Ay, Ella. Ramdam daw ni nanay. Alam ko, oh. Anak. Ay, alam ramdam ko. Na siya bibisita, nanay? Yes, ramdam ko, I feel. Anak ko kasi siya. Ano po siya? Bunso ko. Hindi ko naman po kinuhuko sa inyo eh. Tinatanong ko lang naman po kung ano naramdaman nyo na siya ipupunto eh. Ay, sige, Ella. Ano pong mensahe mo sa nanay mo? Ama, gusto ko lang sabihin sa'yo maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo sa amin. Mm. Na kahit na may time na gipit tayo, nandiyan ka parate. Siyempre, hindi ka sumusuko sa lahat ng laban. Siyempre, maraming salamat sa lahat. Siyempre, mamamahal ka namin. Bunso kita, malamal kita kayo lahat. Malamal din po kita, ma. Ma, gusto ko lang tanong sa'yo. Alam mo naman kung gaano kahirap kumita ngayon ng pera. Kaya minsan hindi kita nabibigyan. Hindi naman kita eh. Nang pangbayad ng mga bayarin sa bahay. Kaya gusto ko sanang tanungin bakit lagi mong sinasabi na inuuna namin lagi ang sarili namin kapag hindi kami nakakapagbigay. Hindi kasi naman anak, sana maintindihan mo naman si mama. Siyempre, may kasama tayo sa bahay. Niyari naman ako sa kanila. Siyempre, kailangan din natin magbayad ng tubig, ng kuryente. Kung sarili lang natin yung bahay, wala namang problema. Talagang para sa akin, iba yung talagang tayo may sariling bahay kesa sa mayroong kasamang bahay. Kaya, siyempre, kailangan natin makisama. Opo. Sana maintindihan mo naman ako, anak. Oo, ma. Alam mo naman ang sitwasyon natin ngayon. Anay, thank you! Pare, gusto ko lang tanungin, yung mga pagkakataon ba na parang nagigipit kayo dahil mahina ang benta ng balot? Tama po ba? Ang intindi ko kasi, pagka nakabenta kayo ng ilang piraso ngayon, 500 nakikitain nyo? 400 to 500, ganyan. Pinakamababa, 300. Sa isang araw po yun? Isang araw. Ilang piraso po ng balot yun? 60. Pero mo pare, 60 na balot dapat, ang ibibenta mo, no? 60, para. Tapos may kasama siyang Pinoy. Chicharon, yan. Kasama rin siya. Pero makausap po na si Ella. Ella, ikaw ba, naghahanap buhay ka na, di ba? Nagbibigay ka kay nanay. Opo. Pero hirap ka rin sa pagtatrabaho. Opo. Pero ngayon po nag-online seller na lang po. Nai-explain mo ba kay nanay? Para dapat kasi pinaiintindi mo rin yung mga bagay na hirap ka din kaya minsan hindi ka nakapagbigay. Kasi baka nasanay din siya na meron kang nabibigay sa kanya at minsan medyo pumalya kasi nga hirap din. Dapat nai-explain mo lang kung bakit nagkaganon. Hindi po. Ayun nga, dapat nga i-explain mo rin para naiintindihan ka rin. Kasi minsan nangyayari, dahil ina-expect niya yung ibibigay mo, nagkakuha rin ng konting, siguro, alitan yan. Siyempre, ba't di ka napagbigay? Siyempre, ikaw sasama loob mo. Diba, ginagawa mo naman ang lahat, pero wala rin. Diba, explain mo rin sa kanya kung saan ka nang gagaling para lang mas maging maayos ang lahat. Okay. Ano ba yung binibenta mo, Ella? Mga Ella. Ukay po. Mga ukay-ukay. Opo. Ay, si Ate Janice ang customer niya. Oo nga eh. Naku, may papakyaw niyan. Oo. Ikaw ba naisip mo na mag-online din ng balot? Dati po kasama niya po ako. Ah, okay. Pero Ella, nagbebenta ka ba ng balabal? Kasi mahilig sa balabal mo si Ate Janice. Pang background sa ano. Meron ka ba ngayon? Wala po. Wala, sayang. Oo. Eh, pero naiintindihan mo naman si nanay. Opo. At naiintindihan mo naman nanay si Ella? Oo, naiintindihan ko naman siya palagi. Gusto ko lang tanong ngayon. So, ngayon, tuloy-tuloy yung pagbenta nyo ng balot? Last ano, February 16. Ang tagal na palang hindi. Mm. So, anong pinagkakitaan nyo ngayon? Malit na tindahan. Anong binibenta ninyo? Balat. Balat naman yun. Balat. Hindi. Ano binibenta? Parang sari-sari store. Oh, ganun. Parang sari-sari store.
Okay naman po ba? Mahina nga eh. Mahina din. Ayun. Ang balot pala yata, kahit hindi pwedeng station. Kailangan mabenta agad nilalako. Oo, dapat siya mabenta. Nilalako. Agad. Kailangan siya ilako. Lalako pala, oo. So gusto niyo bang bumalik sa pagbabalot? Oh, siyempre gusto ko. Eh, kasi problema yung bibili. Di, okay lang, kaya. Bakit kailangan niyo bang mamuhunan sa balot? Kailangan. Magkanong kailangan sa... pag meron kang mga 2,000 plus, okay na yun. May puhunan na raw yun. So, may puhunan na. Mapagkakasya ko may na. May sasagot niyan. Huwag kayong mag-alala. Akala ko naman sasagutin mo. Tinatanong mo pa eh. Sige na. Ako na. Yeah! Naman yun, eh. Salamat! Ilang buwan ba'y sasagutin mo? Mga 5 buwan na. Salamat! Yung 2,000, 1 buwan yun? Oo. O, dili, 5 buwan ang gagawin natin. Eto na. Dalaway na natin. Gawin na 1,000 taon. Ayun na! Dalawa na tayo. Pambira! Ang daming balut nun, pare. Pero kakainin mo yung limo. Hindi, wala pong biro yun. Tutulungan namin. Kasi, parang ang andun yung ano niya eh. Gusto niya magpursige eh. Oo eh. Na magtrabaho eh. Kaya lang talagang hirap eh. Mm. Oo. Tsaka parang magaling siya magwente eh. Ah, diba? Siyempre. Oh, diba? So, ayan. Ang ganda tingnan ng ngiti ninyo. Oo. Diba? Ayusin natin yan mamaya po. Opo. Okay, thank you. Ella? Okay po ba yun? Okay po, salamat po. Wala ka namang kailangan, ano? Wala namang. Sa okay-okay, di ka bibili? Hindi na rin. Hindi na rin. Maraming salamat, Ray Nanay number 3. At Dora Dinyoso at sa inyong bunsong anak, na si Ella Dinyoso. Liwanag na ang entablado para sa pinakamagagandang babae sa balat ng lupa. Ang ating mga ulirang ina ay sasalang na sa ating palasyo. Ito ang Reyna ng Tagalog!